Nay, 82 years old kayo? Opo. May mga properties kayong pinapaupahan? Isa pa, yung dalawa po yun. Eh, yung isa po, nakatira yung anak ko. Tapos yung isa, doon sa anak niya. Tapos yung isang pasibe, dito sa anak ko. Kaya ang nangyari, isa lang po ang pinauupahan ko kayo ngayon. Eh, ang gusto kong mangyari, sa akin mapunta po yung upa. Okay, Nay. Nay, sino yung kasama mo? Na, anak ko pong bunso. Kung iipunin po natin yung paupa, don, kung yung iipunin natin yung upa sa mga properties mo, magkano po aabot isang buwan? 4-5 ang isa o 4-5 lahat-lahat na? Isa pong apartment, 4-5. Yung pinapaupahan ni Nanay ay mga kwarto o apartment units o ano ba? Apartment lang po. Apartment lang. Opo. Okay. Saan located itong apartment? Sa Santa Ana Alley 11 po. Sa Manila. Ah, okay. Ano po 'yan? Kwarto-kwarto 'yung pinapaupahan? Opo. Ayan po, isa. Yan 'yung wala na pong nakatira diyan ngayon. So apartment type sila? Opo. Na ilang pinto 'yung apartment? Bali dalawa po 'yan, sir. 'Yung isa tinirahan ng kapatid ko. Okay. Na panganay. Dalawa lang po kami eh. Mm-mm. Nung buhay po ang father ko, siya po ang pinamahala. Pinamahala okay. Po. Mm-mm-mm. Ng apartment. Mm-mm. Ngayon po, namatay na po ang father ko. Mm-mm. Ang sabi ng kapatid ko, sa kanya daw yung kalahati. Mana daw niya yun. Yung bang mga properties na yun, may titulo? Tax deck lang po sa Pateros. Wala pong ano kasi mga brother okay. Title. And okay. Ang tsaka po ang lupa na to, pamana po ng nanay ko, ng magulang niya sa nanay ko. Ang pangalan po dito ay pagkadalaga pa po ng nanay ko. Nanay mo? Opo. So yung property na yan opo. Ay minana ng nanay opo. Mo. Since eventually nag-asawa rin sila ng tatay opo. Mo, pwede nating ituring na yung property na yan ay pagmamayari ng absolute community of property opo. Kung tawagin natin. Opo. So ang nagmamayari niyan ay yung nanay mo at tatay mo. Kasi although minana, yan naman ay pumasok na sa absolute opo. Community of property. Ano? Kung namatay na ang tatay mo, kailan opo. Namatay? 2016 po. Kano katagal nang nangungubra ng upa yung anak mo dyan? Bali po kasi ang nangyari, siya po ang nasusunod. Bibigay lang po ng nanay ko yung reseta. Every 10 days, bibigay yung reseta. Parang namamalimos po ang nanay ko. Makatok doon, wala na akong insure, wala na akong sentrum. Ang sabi po ng naririnig ko po, ang sabi nung kapatid ko, wala akong pera, wala akong trabaho. Ba't po siya magsasalita ng gano'n? Eh, pera po ng nanay ko yun eh. Oo, tama. Pera po ng nanay ko yun eh. Nay, siguro kailangan mo ng tulong sa isang abogado dyan, ano? We will see. Siguro i-refer na lang. Ganito po. Sir, nagpa-barangay po kami. Okay. Anong sabi sa barangay? 2021. Hindi okay po siya umaattend. Okay. Dalawang beses lang po siya umaattend sa barangay. Nang umaattend siya sa barangay, ginan niya nanay ko. Sabi niya, matanda ka na, sinungaling ka. Sabi niya, gano'n sa nanay ko. Kaharap mo yung mga lupon, lumalaban siya sa lupon. Ang sabi ng lupon, wala kami, sabi niya sa lupon, bias kayo, may kinakampihan kayo. Sabi po ng lupon sa kanya, wala kaming kinakampihan dito. Pinakinggan namin ang bawat panig nyo at na namin na si nanay ang may karapatan. Wala ka pang karapatan. Sabi po ng nanay ko, lumapit po kami sa kapitan. Kinausap namin yung kapitan, ang sabi po sa amin ng kapitan, huwag ka nang mag-alala, nanay. Huwag mo nang intindihin. Tapusin niyo yung lupon. Tapusin niyo po yung lupon. Ako na bahala. Hindi na kayo makakarating sa husgado. Hindi na kayo makakarating sa husgado. Ipapadla ko yung apartment. Umasa po ang nanay ko. Nang okay. matapos po yung lupon, binigyan na po kami ng CFA. Certificate to opo. File action. O ano na nangyari doon, sir? Certificate to file action yun? Hindi ko po na-file yun. Hindi ko po na-file sa totoo lang. Kasi mga ilang days, na-stroke ang nanay ko. Kailan nangyari yung certificate to file action nyo? 2021 po, andito. 2021? Opo. Tagasan kayo? Sa Alley 11 po. Sa Pateros? Opo. Ah, sige. Hindi po na-file yun. Mga ilang, ano,
na-stroke po ang nanay ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko dadali ng nanay ko. Ito, Mercedes, ipaglalaban natin ang karapatan ng nanay mo. Hindi ko alam kung saan ko dadali ng nanay ko. Wala kaming pera noon. Sige, ipaglalaban natin ang karapatan ng... Wala kaming pera. Tapos, sabi ko sa nanay ko, wag kang mag-alala. Pupunta ako sa PAW. Noong nilapit ko po sa PAW sa Pateros, ang sabi po sa PAW, hindi pwede ang property, ang pag-property, hindi pwede sa PAW. Ano po gagastusin namin? Pambili nga ng gamot ng nanay ko. Ako ang sumasagot. Sige, ganito na lang gawin natin, Mercedes. Nay, ako, naniniwalang ikaw ang may karapatan. Wow. Dahil unang-una, buhay ka pa naman at yan ay minana mo. If ever, she will only get a part or portion of the property kung ano man yung dapat niyang manahin bilang parte ng tatay niyo. Diba? Kaya, i-turn o ano, kunin mo yung number ko mamaya at i-refer ko sa isang abogado ko sa opisina. Total, meron ka naman ng certificate to file action, diba? Pero 2021 pa po yun eh. Pwede na natin gamitin siguro yan. O di kaya, makikiusap ako kay Mayor, kaibigan naman natin ng mayor dyan sa Pateros, na baring ibalik muna sa barangay at tingnan natin kung anong pwede natin magawang solusyon sa tapos barangay. Tapos po, sir, nung di yung umuupa pong una, umalis na. Mm-hmm. Tapos nagpaupa po siya ulit. Mm-hmm. Nagpaupa po siya ulit. Nung last year, April, hanggang ngayong April, hindi kami kumuha ng upa sa kanya. Sabi ko sa nanay ko, utang na loob, huwag ka na kumuha ng upa kasi pati ako nai-stress, nagkakasakit ako. Okay. Na naririnig ko. Tapos po, hindi na kumukuha. Tatahimik po kami. Tapos nitong... Bakit ganyang katapang yung kapatid mo? Hindi ko po alam. Tapos eto po, ano ba siya? Babae o lalaki? Babae po. Ilang taon na siya? 58 po siguro. May asawa ba siya? Wala pong asawa. Dalaga? Dalawa po naging asawa niya. Saan siya nakatira? Doon nga po sa isang apartment. Okay. Siguro... Tapos yung isang anak niya, umupo pa din ng isang bahay namin. Tapos po daan-daan doon. Tapos yung mga apo, yung apo niya, dumadaan doon, tatawa-tawa. Tapos noong last Monday, April 15 po, nalaman namin wala na pong umuupa. Okay. Sabi ng nanay ko, wala na umuupa. Sabi niya ganyan. Mm-hmm. Pwede ko na ipadlock yan. Kasi ako naman ang may-ari eh. Mm-hmm. Sabi niya ganoon. Mm-hmm. Tapos sabi ko sa nanay ko, huwag ka muna siguraduhin natin na walang umuupa at wala nang gamit. Mm-hmm. Nasigurado po namin, kinausap namin yung dating umuupa, wala na pong gamit. Mm-hmm. Sabi ko sa nanay ko, teka, pupunta tayo sa pulis. Pupunta po kami sa pulis, magpapaalam po namin. Sige. Papaalam po namin na ganun nga ang gusto ng nanay ko. Inuwento ko po sa pulis, pinakita ko po ito, sabi po nung pulis, hindi po kami pwedeng mag-alam. Sabing ganun. Tapos nung ano po, sabi naman nung isang pulis, wala na bang gamit? Wala na ng tao. Eh pwede niyo nang anuhin niya, pasukin. Bakbakin niyo na, sabing ganun ng pulis. Tapos sabi nung isang pulis, sige, sasamahan ko kayo. Baka kasi magwala yung kapatid nyo. Sinamahan po kami ng pulis. Noong Monday lang po yun. Sinamahan kami ng pulis. Ano nangyari? Nung binabakbak na po yung gate, nung karpinterong kausap namin, dumating yung kapatid ko, nagwawala. Ididimanda ko kayo, sabi niyang ganyan. Ididimanda ko kayo, sabi di sa pulis. Ididimanda ko kayo, wala kayong papel. Sabi naman po ng pulis, hindi kami nangangailam kasi sinamahan lang namin ang nanay mo. Tapos sinamahan lang namin para baka magkagulo. Ma'am Joanne? Yes po. Yes, ano po kayo dyan sa barangay Santa Ana, Pateros? Warrant officer po, attorney. Warrant officer? Ano ibig sabihin ng warrant officer? Ano po kami, kami po yung humaharap sa mga may kaso po, tapos sa... ni-schedule po namin yung... so konektado po kayo sa Lupon? Yes po, sir. Okay. Ma'am, ganito. Nandito po sila Mrs. Reynalda Reyes at ang kanyang anak si Marites Reyes. May issue sila tungkol sa property nila na pinakikialaman nung kanyang, nung anak niya. Meron po silang certificate to file action 2 years ago pa na issue. Ma'am, dala mo yung certificate to file action. Sino po nag-issue niyan? Ma'am, alam niyo ito? Aware kayo dito sa certificate to file action na ito? Yes po, sir. Yes po, attorney. Ma'am Reynalda, Marites, willing ba kayo na ibalik muna natin uli ito sa
Lupon o sa barangay sa Lupon na Lupon ng tagapamayapa sa barangay ninyo para baka para tingnan at mapag-usapan uli. Okay lang po sana, kaya lang sabi ng nanay ko kung ikakaso yan baka hindi ko abutin. Natanda ako. Kaya gusto ko isang taong din binigyan ako niyan. Ma'am, tingnan natin po kasi kung kagustuhan nating mabigyan ng solusyon kaagad, i-refer din po natin sa barangay, baka doon pa lang magkaroon na ng ayusan. At sasamahan po kayo ng grupo natin dito sa Wanted sa radyo, ano po? At magre-report naman po sa amin sila kung ano ang mangyayari o kahihinatnan ng inyong pag-uusap sa barangay. Ano po? Kung sakasakali man kailangan natin mag-file ng case, meron po naman tayong mga provisional remedies sa makukuha. Pwede tayong humingi ng preliminary mandatory injunction kung ayaw niyang umalis, o pwede tayong manghingi ng preliminary prohibitory injunction upang siya ay mapigilan sa kanyang mga ginagawa. Pag nakuha po natin yon, mga ganong provisional remedies kung tawagin natin, hindi niyo na po kailangan hintayin pang matapos ang kaso. Po? Sir, may tanong po ako. Wala na po kasing nakatira doon. Hindi po ba pwedeng pasukin ng nanay ko siya mag-padlock? Hindi po ba pwede yung gano'n? Eh kasi sinabi mo na ngayon, baka unahan ka, kaya bilisan ninyo. Pwede niyong ipadlock. Nagawala po siya eh. Natatakot po siya. Alam niyo, sabi sa akin yan. Joanne. Yes po, total, ang lumalabas dito, ang nakarehistro na nagmamay-ari ng property ay sila Ma'am Reynalda Reyes, sila nanay. Pwede bang pagpunta dyan, sasamahan ng aming grupo dito, sasamahan nyo rin at para maipatupad yung pagpapapadlock ng lugar? Sige po. Sige po, attorney. Maghingi na lang po kayo ng police assistance siguro. Apo. Ano po? O, sige. Apo. Pinadlock po kasi nung kapatid ko. Sige po. Tapos, wag na po tayo magtagal. Takbo na tayo ngayon doon. Tapos nung Monday po, may nagtalo sila. Alam nyo, sabi sa nanay ko. Sa impyerno kayo. Ayan. Pupunta. Apo. Ayun nga po. Napasistihan po na lang kayo. Nay, tandaan mo yung mga pinagsasabi niya kasi pwede natin siyang kasuhan para dyan. Co-witness yung mga pinagsasabi ng kapatid mo, ha? Sa impyerno ka pupunta pag pinagmumura siya, pag pinagbuhatan siya ng kamay. Ha? Kaliwat kanan ng kasong isasampa po natin sa anak ninyo. Ma'am, ganito po. Kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio, ma'am. Opo, so sasamahan po kayo kung kailangan ngayon. Yes na, po. Ngayon na, okay? Opo, paasistihan po namin kayo, ma'am. Ma'am Joanne, please. Yes, baka sila sa... Ang unang-una po kung nilang pupuntahan ay kayo. Tapos makapunta sa police for police assistance o di kaya sana nakaredy na sa inyo dyan. Tatakbo po sa atin yung aming... patrol at para ma-secure po yung premises. Ano po? Apo. Maraming salamat, po, ma'am. Sige yes, po. Thank you po rin, ano po. Kausapin po namin kayo, ma'am, sa kabilang studio, ma'am. Ha? Salamat po. Maraming salamat. Alalayan po kayo ng mga tao natin, ha? Ako naniniwala kayo ang may karapatan. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Salamat po. Magandang hapon po. Okay. Ngayon mismo. Ngayon na mismo.